Hello guys, magandang buhay sa inyong lahat. Ngayon, ang video ni Maestro ngayon ay gagawa tayo ng compost basket. Ito yung mga pinaghalo-halo, mga kitchen scrap, mga karton, lupa, eggshells, syempre natin batalo para sa lagayan. May mga tuyong dahon din po dyan na aking mga kinolekto sa aking garden. So meron tayong isang timba, magawin ko kitchen ay ibutasan ko. Ayan, kumuha ako ng screwdriver at itadarang ko siya sa atoy kasi wala akong soldering iron. Kapag nakaluwag-luwag, naka-LL tayo, char. Kapag naka-LL tayo, bibili ako ng soldering iron para sa aking gardening. So, ito na guys. Inadarang ko na siya. So, ito. Ayan. Nilabas ko pa ng aking super clan. Ito lang sa gagawin ko sa araw na ito. Ayan. Kinusa ko siya. Tasang ko yung putan. Ang pagbutas sa putan na yan ay para magkaroon siya ng drainage. Kasi everyday, kailangan siyang diligan. Hindi naman siya masyadong dilig na dilig yun. Para hindi siya lunod. Didiligan mo lang siya ng sakto. Para in case na, ayan, tsaka para pumasok din. Magsisilbing drainage siya at the same time. Kapag na, ano na siya, decompose na siya, ay diretso na pagtataniman ko ang timba na yan. Ayan, tinasok ko rin o binutasan ko rin sa gilid. More butas tayo. Mga katimba extra. Gilid pa more. So, ang video na ito ay para ito sa mga kabahayan, sa every household na sana matuto tayong mag-composting. Kasi napakahalaga magkaroon tayo ng composting or compost basket sa ating tahanan para ma-minimize natin ang ating mga basura sa bahay. Especially sa kitchen natin kasi sa ating mga nakakonsume nanggagaling ang ating mga basura mga 80% dyan kasi 3 times a day tayo kumakain or more than pa. So marami kapatid tayong mga kitchen scrap or kitchen waste na kinagamit at nasasayang. So, basura siya. Kapag isinaman nyo kasi sa basura, tendency naman masama ang basura at ilalangaw. So, yun yung mga cause ng paglalangaw natin, diba? So, mas mainam na gumawa ng compost basket sa ating tahanan para hindi na nahin natin siya maisasama sa mga basura na hindi nabubulok. So, itong ginagawa natin ay basurang nabubulok or decompose, nade-decompose. Kumbaga. So, yan, ilagyan ko siya muna ng lupa kanina. As you can see, kanina nilagyan ko siya ng lupa. Tapos, kadalgalan ko muna siya na sabi. So, yan, dinagdagan ko na siya na mga pinagtalata ng mga gulay, gulay-gulay. So, yan, pinaghalo-halo ko lang. Nilagnag mash din ako ng eggshell. So, pati yung eggshells, ginagawa ko dyan, iniipon ko yan. So, para maisama ko siya sa lupa. Kasi, calcium yan. Kapag hindi mo siya pinulburize, yung sinasangag mo siya, hindi phosphorus ang makukuha mo dun, hindi calcium. So, yan. Ang halaman, kailangan din ng calcium. So, pagkatapos nun, nilagyan ko siya ulit ng lupa. Panibagong layer na naman ito, pangalawang layer na. So, nilagyan ko siya ng mga, ito yung kahoy-kahoy, nagaling sa aking mga kanim din. So, ayan. Another, mga dahon, din dahon. Kitchen scrap, mga palag-palag. Sorry guys. Ayan, so, ito ay pang third layer na. So, part na yan ay third layer. Ayan. Baka ito yun. Another. Marami ako yan sa gilid ng bahay. Iniipon ko siya talaga, hindi ko siya sinasama sa basura. Kasi mas kaya ng basura sa akin. Matagamit ko siya. Pag natutuyo siya, pinapatuyo ko siya muna or pinabubulok din sa gilid. Yung mga
Kasi may papaya ako dati na nalatay, so malaki na siya. Hindi siya nagtuloy kasi naihian ng aso ko. So namatay siya. Sayang. So ayun, itinabi ko lang siya, hindi ko siya tinapon. Ayan. So baka siya makukuha niya doon kasi papaya dito. So ito yung tirang shells, tinulog ko na siya dyan. Ginamit ako ng almiris. Isa ko na lang siya ng pamit. Kasi, papakahaba na medyo na ito. Around 20 minutes. So, i-skip ko pa naman kung medyo na. Kasi 6 minutes. Tapos ko na. So, dun sa ibang mga layer ko. Yan, may hindi pa ang nasa. Voice over din yung nasa ko. So, ito, mga papel-papel. Paper bag yan. So, dito sa lugar natin kasi kapag kapunta ka sa convenience store, sa paper bag yung mga kalay. So, di ba dami yung paper bag? Kasura na rin siya, di ba? Kapag lalo pagbasa ito yung lahat. So, tinatabi ko rin yun para hinahalo ko siya sa mga halaman. Maganda rin ito ilagay sa composting. Pati ng mga karton-karton. Mahilig kayo mag-shopee-shopee na may karton na yan. Yun yun ay tapo. Lagay na rin siya sa compost basket ninyo. So, ayan. So, pang-apat na layer na yan, mga mare. Ito pa. Another, more pa. Kasi kalahati pa na siya. So, marisawa siya. Kumukha ko na. Ilalagay ko pa. Matagalan ako ng konti. Ayan, yun yan. Bakang patagal din ng oras yan, mga mare. Ang hirap kaya ngayon mag-vlog. Trying hard lang ako mag-vlog, mga mare. Palipas oras, malay niyo naman mag-boom ang aking YouTube channel kahit walang kwenta, mga content. Matututunan ko rin sa mga mare. Lahat naman ay natututunan. So, ayan, nakakuha na ako. So, yan yung katanan niya. Please.
kitchen is ready. Update ko na lang kayo sa susunod na video. Bye guys!